sa nag-comment sa atin, ito na yung hinihintay mo, request mo. Pinuntahan natin kahit tayo lang mag-isa. Ganun kakalakas sa akin. Kita nyo yan? Grabe, tara. Pasukin natin tong lugar na to at alamin natin yung mga kababalaghan. Hala, hindi lang pala kumukulong tubig ang nakita natin. May isda tayong nakita dito, kulay ginto. Ayun oh, gintong isda na naninirahan dito. Ayan talaga. Oh, sa lahat ng mga viewers natin dyan, na-discovery natin ngayon dito sa lugar na ito na may gintong isda pala na nakatira dito. Ayan oh. So, natakot lang akong lapitan. Sobrang lalim yan, yung pinanggalingan. Ayun na, lumulubog na siya, lumulubog na. Hala, may sapatos dito. Kaninong sapatos kaya to? May mga barya dito. May mga barya tayong nakita. Ano to, sinaunang barya? Hindi. Bagong barya. Pero bakit may sapatos dito? May mga bagong barya tayong nakita. Kunin natin, sayang din to. Tignan natin, baka may mga barya pa. Baka may mga tigi 1,000 dyan. My God. Baka may tigi 1,000. Pero kaninong sapatos ito? Ah, siguro may tao dito. Oh, may sapatos, oh. May sapatos. May tao kaya dito? Pero bakit may sapatos dito? Tapos kanina nakita tayo ng barya dito. Kung napapansin nyo ang isang bundok na ito, yan yung pupuntahan ngayong araw natin ngayong araw. Ayan, syempre, bago natin sisimulan itong vlog na ito, shout out muna kay Miss Dea na nag-request ng vlog na ito. Sabi niya, Mr. Kalahi, puntahan mo yung Candice Falls. So ito yung Candice Falls na pinapupuntahan niya sa akin at mayroon daw diyang kumukulong tubig. So gaano nga ba katotoo yung kwento na yon? Mayroon nga dito talagang kumukulong tubig o sinabi lang nila yon? Kasi last time daw pumunta sila diyan at nakita nila ng actual yung kumukulong tubig at nahiwagaan nga sila. Hindi siya nakakatakot pero mamamangha ka daw kapag nakita mo yan. So ngayon mga kalahi, samahan nyo akong puntahan at i-explore ang lugar na ito. Ano nga ba yung mga kakaibang madidiscovery natin sa lugar na ito? Kaya huwag nyo nang hintayin yung pagkakataon na samahan ako sa pag-explore ng vlog natin ngayong araw. So maraming maraming salamat muli sa inyong suporta. Sa aking mga paglalakbay ay nandyan kayo. So paano mga kalahi? Tara, samahan nyo ako at libutin natin at pasukin natin pala yung nakatagong kumukulong tubig sa pagitan ng dalawang bundok. Naalala nyo nung last time na pumasok tayo dito, mayroon tayong nakita, maraming nag-comment, sabi nila rambutan daw yun. Pero ang tawag po pala dito mga kalahi, bangkal. So isang uri ng kahoy na pwedeng gamitin sa paggawa ng bahay. Yan, bangkal po. So familiar ba kayo sa bangkal? Kung nakaraang vlog natin, nakita natin yung para siyang corona. Parang coronavirus ba? Ganun yung itsura ng kanyang bunga. Pero ngayon, kung makikita nyo, para siyang bola ng golf. Tama ba? Familiar ba kayo? Yan, yan yung itsura niya. Matigas siya. Yan. So ngayon mga kalahi, samahan niyo ako sa pagpatuloy ng vlog na ito. At least in-update ko lang kayo sa part na ito. Ayan muli, maraming maraming salamat sa nag-request ng video na ito si Miss Dea. Hindi ko alam kung taga saan siya, so mamaya alamin natin kung taga saan siya. Kasi sabi niya sa akin, balikan ko daw itong lugar na ito para i-explore at tignan natin yung kumukulong tubig sa loob ng kagubatang ito. Pangamat ako lang mag-isa ngayon, ay nag-challenge ulit ako na i-explore ang lugar na ito. Marami kasing kwento at kababalaghan na bumabalot sa lugar na ito. Meron nga daw ditong mga elemento o mga inkanto. Sabi nga ng ilang matatanda ay binabagsakan daw ito ng mga bulalakaw. Kaya syempre doble ingat pa rin tayo
sa pagpasok dito sa lugar na ito. Ilang beses ko na rin tong napasok sa tagal na rin ang pagbablog natin, ay halos lahat ng sulok na yata ng bundok na ito ay napasok ko na. Pero sa ngayon, ako lang muna mag-isa ang mag-i-explore, no? So samahan nyo pa rin ako para ipakita sa inyo yung kumukulong tubig sa loob ng nakatagong bundok na ito. Maraming pupunta dito tuwing weekend. Simula nung na-discover itong lugar na ito, talagang sabi ko nga, ibang klase. Sa pagpasok natin dito, may mga tubig kaagad tayong madadaanan. So, indikasyon na malakas ang falls ngayon. So, ang lugar na ito ay matatagpuan sa Barangay Batasan, sitio ng Naitan, part ng San Jose, Occidental Mindoro. Sa mga gustong pumunta at sa mga gustong mag-unwind sa lugar na ito, ay welcome naman po kayo na pumunta dito, at isa lang naman yung ipinapakiusap ng mga namamahala. Kung mayroon mang namamahala dito sa lugar na ito, ay huwag po tayong magkalat ng mga basura, ng mga pinag-inuman natin. Kung sakali mayroon man tayong pinag-inuman na tinatamad tayong ilabas sa gubat na ito, siguro igilid na lang natin at huwag na lang po nating basagin. So at least sa mga susunod pa na pupunta ay hindi sila magagambala. Kung halimbawa binasag po kasi natin yung bote, may posibilidad na masusugatan yung mga pumupunta dito. Yun lang naman po yung ating ipinapaalala sa lahat. Syempre muli, nagpapasalamat ako sa inyong pagsubaybay sa ating mga vlog. Ayan, so buwan na naman ng September, malapit na ang hinihintay ng lahat, December. So halinawang gumanda pa yung lugar na ito para mas marami pang makakapunta. At balik tayo sa topic na kumukulong tubig. Naniniwala ba kayo na sa bawat lugar na liblib sa ating mundo ay mayroon talagang mga nakatagong kababalaghan, no? So last time mayroon akong tinanong na isang matanda dito about sa lugar na ito, so hindi ko na siya na-vlog. Eh sabi nga nila, noong mga bata pa daw sila ay hindi sila pinapapunta ng kanilang mga magulang dito, sapagkat meron nga raw mga kwento na dito daw naninirahan ang mga engkanto at dito daw bumabagsak yung mga bulalakaw. Alam nyo naman, noong araw ay madalas tayong maniwala sa mga kwento-kwento na yan. Kaya hanggang ngayon ay naging salinlahi na rin o naging paniniwala na rin ng mga bata sa panahon ngayon. Mga kalahi, ang daming isda o. Ang daming isda. Daming isda. Ayan, sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo sa dulo ng video na ito para sa mga susunod na vlog natin ay ma-i-shoutout namin kayo, no? So pasensya na dahil talagang busy rin kami minsan. Madalas kaming nagba-vlog sa iba-ibang lugar, pero kahit papaano naman ay bibigyan pa rin namin kayo ng time, no? So magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Ito na nga yung binabaybay natin.
Parang yung amoy dito kakaiba. May mabahong amoy akong na nalalanghap sa part na ito. Ano kaya yun? Tignan nyo mga kalahi yung mga bato dito. Ibang iba sa mga bato doon sa labasan. Buhay na buhay ang mga bato dito. Tabi-tabi lang po. Bali, bago tayo papasok sa lugar na ito, mag-aalay muna tayo ng isang kindi para maging safe tayo at gabayan tayo ng mga nakatira dito. Halimbawa, mayroon mang duwende, kapre, o mga engkanto na naninirahan sa lugar na ito, ay gabayan niya tayo. Sabi nga ni Ma'am Julie Iwaw, meron daw akong gabay. So sabi niya sa akin, kausapin ko lang daw sila para maging kaibigan ko sila. Kaya ngayon ang ginagawa ko, nagkakaroon ako ng paniniwala na sa bawat punta natin mag-aalay tayo ng simpleng bagay lang para magustuhan nila. Iwan ko ito dito, tapos mamaya babalikan natin kung nandyan pa o kinain na ba ng mga engkanto. Yan, so sana po sa pagpasok ko dito ay gabayan nyo ako at sana bigyan nyo ako ng blessing na mas maganda pa ang ating tutuklasin. Yun lamang po. Ayan mga kalahi, ito yung area na pupuntahan natin. Para siyang isang misteryosong lugar, pero makikita natin doon yung part na kakaiba at marami talagang pupunta dito nga. Yung sinasabi kong paulit-ulit, baka nabubisit na kayo sa akin. Paulit-ulit ko sinasabi. Ano to? Yun, may napapansin ba kayo dito? Parang ginawang unan ito, napakalapad at ginawang higaan itong part na ito. Baka higaan ito ng mga engkanto at diwata. Tabi-tabi lang po. Oh my god, kinikilabutan ako sa part na to. Pakiramdam ko parang ang daming tumitingin sa akin. So ito yung kinakatakutan ko sa part na ito, yung mag-explore ako lang mag-isa, parang ang daming tumitingin sa akin. Parang may mga ibang tao na naninirahan dito na nakamasid lang sa akin. Parang bumabalik na naman yung psycho ko. Putik, ano yun, may tumakbo dito. Mga kalahi, may tumakbo dito. Gagi. Tignan natin. Itim na bagay ang nakita ko. Gagi, saan na yun? Tabi-tabi lang po. Gagi, kinilabutan ako. My God. May tumakbo mga kalahi. Nakita nyo ba yun? Oh my god, i-review natin mamaya to. Grabe. Dito sa part na ito kanina, may tumakbo. My god, paki-review na lang mga kalahi. May kasama ba ako? Grabe, kinakabahan ako. Tara. Mag-iingat na lang tayo. Gagi. Ano yun? Tama ba itong pinasok ko? Parang hindi ito yun. Candace Falls. Oh my god, grabe. Tara. Wait lang. Wait.
ito yung kinakatakot ko na mangyari sa akin. Bumabalik na naman mga kalahi yung mga pangitain ko na nakikita. Kinakabahan ako dahil bukod sa ako lang mag-isa dito, ang creepy ng lugar. Kinakabahan ako. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko. Bumalik na naman yung psycho ko na mukhang nakakaramdam at nakakakita na naman ako ng mga kakaibang bagay. My God, nasira. Oh my God, nasira yung sinelas ko. Wait lang, cut muna natin itong video, nasira. May mga paro-parong sumalubong sa akin kanina. Kulay pula at kulay puting paro-paro. Pero nung pag-open ko ng camera, kusa na lang silang nawala at umalis. My God. Ano to? Look at that mga kalahi. Ibang klase itong bato na ito. Parang may inilibing sa part na ito. Kinikilabutan ako, bumabalik na naman yung psycho ko. Mga kalahi, sana samahan nyo ako sa pag-explore na to. Bagamat ako lang mag-isa, sige. Anong tawag dito sa mushroom na to? Ayun, kinakain ba to? Yun mga kalahi, kinakain ba to? Yan, kabut, para siyang kabuti na tumutubo sa mga gilid ng kahoy. Astig oh. Pakicomment na lang mga kalahi kung kinakain ba to. Tara. Oh my God. Hindi ko pa rin makalimutan yung tumalon doon kanina. Kulay itim na bagay. Whew, thank you Lord. Ibig sabihin, may tao sa lugar na ito. Mayroong bakas. Sundan natin tong bakas. Ayan o. Oh. Yan o, oh, may bakas ng tao. Malaking bakas. Oh. Good. Kinilabutan ako sa nakita ko kanina. Hindi pangkaraniwang bagay yun. Hindi ko makakalimutan yun. So maraming salamat po kay Ma'am Julie Iwaw sa pag-suporta sa amin, no? Dahil isa sa napansin ko, sabi niya meron daw akong gabay. Paki-check nyo na lang mga kalahi, baka meron akong mga kasama na sumusunod sa akin. May kumukulong tubig daw dito sa part na ito. So double check natin. Ayan. Oh my God, putik. Kung ano nakikita ko. May mga paru-parong sumalubong sa atin sa part na ito. Grabe. Ay. Ano yun? Oh my God, ano yun? Aray.
Aray. Dito tayo dadaan. Tabi-tabi lang po. Dito tayo dadaan, parang may mga ahas dito. May mga butas tayong nadaanan. Pinakabahan ako. Good. Ako lang mag-isa kasi ang nag-explore. So, meron naman dapat akong makakasama. Pero busy. Minsan ninyo, mutiya ng isang kahoy na nagdikit. Mutiya siya ng kahoy na nagdikit. Ayan o, kita nyo. Tapos ito sa part na ito, magkakasalubong na kahoy. Sabi nila kapag may ganito kang mutiya, kahit sobrang gulo daw ng kaaway mo, kaya mo daw siyang pakalmahin. Oh my God, parang ahas. Look at that, mga kalahi, parang ahas. Ayan o, anong mutya to, mga kalahi? Paki-comment naman kung pwedeng kunin to. Ayun o, parang ahas. Oh, grabe, ang ganda. Ibang klase. Ayan o, naging bonsai na siya. So tara, mayroon tayong madadaanan dito, isang pader. Ala, di pa kinakain to, mga kalahi? Ala, ano yun, may butas dun, oh. Mayroon akong nakitang butas dun, oh. Ayun, oh. Puntahan natin. So tara, puntahan natin. Parang pugad ng ahas. Tabi-tabi lang po. Parang pugad ng ahas ang nakita ko. Ayan, oh, may malaking butas. Ay. Ayan, parang may malaking butas dito. Ah, pwede palang akyatin to. Hala, ngayon ko lang nakita, pwede palang akyatin to. Ano yun? Hala, tara, explore tayo. Oh my God. Tara, tara. Uri. Ano to? Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang pader. Mahiwagang pader to. Dito nila na narinig noon yung mga umiyak na babae. Ito yun, ito yung part na yun. Parang may karahasang nangyari dito. Ano kayang nangyari sa kanila? Tignan nyo, pader na pader talaga, oh. God. Pader na pader. Ayan. Last time nakasama ko si Herbert dito na nag-explore. Grabe. Ibang klase. Ito yung part na kinakatakutan nila na mayroon daw mga umiiyak na elemento dito. Mayroon daw ditong mga multo na nagpapakita tuwing tanghaling tapat. Ano nga ba ang katotohanan? Dahil ako lang mag-isa, malalaman natin yan kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Ang creepy. Tignan nyo, nakita nyo ba yan? Ayan, kita nyo ba yan? Nakakamangha, di ba? Mas mamamangha kayo kapag nakita nyo yung kumukulong tubig sa dulo ng lagusang ito. Sulit sa ganda. May sumusunod sa akin, eh. Mayroong babaeng sumusunod sa akin, eh. Nasa psycho ko kasi na may sumusunod sa akin. Tara.
Tatawid na naman tayo dito sa napakalalim na to. Kanina ko pa nasasay ko, parang may sumusunod sa akin. God, tignan nyo mga kalahi, sobrang ganda. Para siyang batubaong. Ayan. May mga tansan dito. Ito yung ingatan saan natin, yung mga tansan. Ayan eh. Ang ganda dito. My God. Look at that. Ano yun? Ano yun? Bakit may sapatos dito? Tignan nyo mga kalahi, yung sapatos siniksik. Sinong tao dyan? Delikado. Parang may, ano yun? Parang may tao. Hala, may sapatos dito. Kaninong sapatos kaya to? May mga barya dito. May mga barya tayong nakita. Ano to, sinaunang barya? Hindi. Bagong barya. Pero bakit may sapatos dito? May mga bagong barya tayong nakita. Kunin natin, sayang din to. Tignan natin, baka may mga barya pa. Baka may mga tigi 1,000 dyan. My God. Baka may tigi 1,000. Pero kaninong sapatos ito? Ah, siguro may tao dito. Oh, may sapatos oh. May sapatos. May tao kaya dito? Pero bakit may sapatos dito? Tapos kanina nakita tayo ng barya dito. Ah, siguro may tao dito. Aray. O baka sabihin nyo akin sapatos yun ha. May sarili pa akong dala. Swerte natin. Sana 1,000 na lang yun o ginto. Ay di sana, mayaman na tayo. Baka mayroon tao dito na naligo. Aray. Ay, totoo nga. Grabe, kumukulo ang mga tubig dito. Kinikilabutan ako dahil baka may tao dyan. Hindi ko alam, baka may namatay na tao dito. Ah. Doon ko nakita yung sapatos. Tapos yung barya doon. Siguro dito ko na makikita yung tigi 1,000 na ganito kakapal. Grabe, bakit biglang nagkaroon ng barya doon? Ito ba yung kumukulo na tinatawag nila? Tapo! Baka may nagdi-date dito, putik magambala pa natin. Ang lalim na ito mga kalahi, yan oh. Pero sobrang linaw. Ayan. Kailangan pa ba natin dumaan? Gusto kong iwan yung bag ko dito. Iwan ko na lang. Pero hindi. Hindi. Tara, magpatuloy tayo. Tignan natin kung may mga tao dito sa taas na to. Kasi may nakita tayong sapatos. Baka may naliligo dito. Aray. Pero bakit may sapatos doon? Ito ba yung mga kumukulong tubig? Ha? Tignan nyo. Parang kumukulo talaga yung mga tubig dito. Baka may tao dito sa taas na to. Malakas ngayon ang tubig ng ano, Candice Falls.
Parang wala namang tao dito, pero may sapatos. Walang tao. Parang umaambon. Wow, look at that mga kalahe. Grabe, sobrang linaw at kumukulo talaga yung tubig, umuusok. Ayan o, umuusok at kumukulo ang tubig dito. Ang ganda. Isipin nyo, sa ganito kagandang lugar, mayroon palang itinatago. Legit mga kalahe, nakita nga natin. Totoo yung sinabi sa atin na may mahiwagang tubig talaga na kumukulo dito. My God! Tignan nyo yan, kumukulo siya. Nakakamangha talaga. Ngayon, akyatin natin itong taas na to para mas makita natin. Madulas lang talaga dito. Aray. Tignan nyo yan. May nakita ako dito, yun o. Ano tawag dito? Ayun o, parang kubra. Hala. Ibang kasi. Bakit? Kaninong sapatos yun? Bakit walang ano? Kung may tao dito, kaninong sapatos yun? Ito na yung pangalawang mangkok. Yan. Ito yung pangalawang mangkok. Kita nyo ba yan? Ito yung pangalawang mangkok mga kalahe. Grabe. So, akyat tayo sa pangatlo. Naku, ang hirap naman ang daanan dito. Hindi ko alam kung saan sila dumadaan. Tabi-tabi lang po. Bakit walang tao dito pero may sapatos? Kaninong sapatos yun? Oh my God, grabe. Ito yung pangatlong mangkok. So, yung unang mangkok ay nadaanan natin dito. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Parang apat na nga rin eh, kasi pangatlo, pang-apat. Mayroon pa yan dyan sa taas, yung part na yan. So, hindi na natin palalampasin yung pagkakataon na puntahan yung lugar na yan. Alamin nga ba kung talagang may kumukulo dyan. Sa nag-comment sa atin, ito na yung hinihintay mo, request mo. Pinuntahan natin kahit tayo lang mag-isa. Ganon kakalakas sa akin. Kita nyo yan? Grabe, tara! Pasukin natin tong lugar na to at alamin natin yung mga kababalaghan. So siguro yung mga pira na nakuha natin doon, yun yung mga alay ng mga taong pumunta dito na hindi na nila alam na ano palagay nyo kaya? Pagbuhos, paglagay ng pira dyan, nag-aagos doon. Pero kaninong sapatos yun? Tara, let's go! Explore natin to kahit tayo lang mag... Ano yun? May gintong isda. Mga kalahe, may gintong isda akong nakita. Ayun o, kulay ginto. Lumulutang na gintong isda. Ayun o. Kita nyo ba yon? Gintong isda. May nakita akong gintong isda. Lumulutang. Ayun o. Oh my God, grabe. Ito yung taas niya. Lapitan natin yung isda. Hala, hindi lang pala kumukulong isda ang nakita natin. Ay,
Hala, hindi lang pala kumukulong tubig ang nakita natin. May isda tayong nakita dito, kulay ginto. Ayun oh, gintong isda na nininirahan dito. Ayan talaga. Oh, sa lahat ng mga viewers natin dyan, na-discover natin ngayon dito sa lugar na ito na may gintong isda pala na nakatira dito. Ayan oh. So, natakot lang akong lapitan. Sobrang lalim niyan, yung pinanggalingan. Ayun na, lumulubog na siya, lumulubog na. Ay, hindi na natin matatanaw. Lumulubog na. Oh my God, grabe, legit mga kalahi. May gintong isda akong nakita. Ano pa kayang mga kababalaghan dito? So, totoo nga pala yung talaga yung sinasabi nila na sa mga gantong lugar daw ay may mga nakatira. Tignan nyo, sobrang lakas ng ragasa, pero nag-iisang laguna lang ito na may gintong isda. Ayun o, dalawa. Oh my God, maliit yung isa mga kalahi. Ayun yung isa. Ayan yung isa. Yung isa ko makikita nyo. Oh my God. Grabe. Wala na, lumubog na yung gintong isda. Wala na. Hindi na nagpakita. Andoon na siya sa ilalim, wala na, kung makikita nyo, diba? Pero meron dito tayong natatanaw. Wala na, lumubog na yung gintong isda. Grabe, my God, kinilabutan ako. Good, grabe. First time ko. Grabe mga kalahi. First time ko nakita ng ganito klaseng senaryo. Nakikita nyo talaga dito yung isda. Gumagalaw. Yung dito sa part na ito, ibang klase. My God, namangha ako. First time kong pinuntahan ito ng, ay pangalawang beses kong pinuntahan ito ng ako lang mag-isa. Pero nagulat ako sa nadiskubre ko. Mayroon ako nakita ng gintong isda dito. So, kulay dilaw na isda at kumikinang. Ito yung nakita nyo yan. Yan yung kumukulong tubig na sinasabi nila. So, madalang lang magpakita yung mga gantong pagkakataon, gintong isda talaga. Wala na oh. Hindi na natin nakita dito kung nasaan na yon. Oh my God, grabe. Nakakamangha. Sana sa mga pumupunta dito, wag natin tong sirain dahil grabe, oh my God. So yon, mga kalahi, para dito tayo mag-outro. Yon mga kalahi, maraming salamat po sa panonood nyo sa simpleng vlog ko na ito. Harinawang mayroon kayong natutunan, nakita ng mga kakaibang bagay sa part na ito. So isa lang ang hindi ko makalimutan sa lugar na ito, yung makakita ako ng kulay dilaw na isda. Talagang namangha ako at kakaiba yung pakiramdam. My God, nagpakita sa akin. So maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood sa aking mga vlog. Shout out sa lahat ng mga OFW natin diyan na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, nagtataguyod para sa kanilang pamilya. So alam kong mahirap ang trabaho, kaya mas pinapasaya ko kayo sa pamamagitan ng paglakbay sa mga magandang lugar na ito. So mag-iingat kayo mga kalahi, and God bless po sa inyong lahat.